akin, din po sa pagkatian po. Ang style na po kasi, idol, ano po eh, kaya po kasi hindi po ako gano'n nagpapa-interview po nung nakaraan, kaya po hindi po ako naharap sa inyo. Kasi ayoko po kasing lahat ng tao po kaya. Kasi po ano eh, marami po kasi siyang mga sinabing hindi po totoo, na humaba po ng humaba hanggang sa gumagawa na po siya ng kwento. Tapos ngayon po kasi, pakiramdam ko po, parang ano, lahat na po kasi ng tao po ngayon, ano eh, ayaw po nila sa akin dahil po sa mga sinabi niya. Sana po ano, bigyan niyo po sana po ng pagkakataon po sana, idol. Para sige po, sana... sige po, ito yung pagkakataon niyo, sir. Kaya nga po eh, nagpapasalamat ako, sinagot niyo po ang tawag namin. Nang sa gayon, mabigyan niyo po yung sa inyo. Ito lang po talaga ang reason kung bakit gustong-gusto po namin kayo mapakinggan. Nang sa gayon, mailabas niyo naman po yung inyong panig. Sige sir, magsalita na po kayo, sir. Una po sa lahat, idol po, joint account po talaga kami ni Mahal. Okay. Nagulat po ako kung bakit po may mga sinabi po siya na sa akin nando po lahat ng pangalan. Joint account po kami doon. Tsaka, pangalawa po, nung pong bago po kayo mag-interview ng part 4, magkasama po kami nandun po nung gabi pa lang. Magkatabi po kami natutugnan sa bahay po ng kaibigan ko. Simula po nung umaga po, kahit mga nabukasan, okay pa po kami noon. Tapos po, hindi ko po talaga totoong kinuha po yung cellphone ko sa sasakyan. Siya po yung nagbigay po talaga sa akin noon. As in, binigay niya po sa akin. Tapos, yung nasa niya po siya nagpapa-interview, sabi niya po, bigla ko rin po kinuha yung cellphone sa sasakyan, sabay bigla po akong nawala. So, hindi po totoo yun. Hindi rin po totoo, tinasaktan ko po siya. Tinasaktan niya po talaga yung sarili niya. Meron din po siyang pinost po nung nakaraan sa Facebook po. Gusto ko lang pong linawin, idol, na ano, bentos po yun. Hindi po yung pasa. Nagpabintosa po siya noon, yung pong mga panahon pong yun. Tapos, nasabi niya po sa Facebook, sinasaktan ko po siya. Siya, ano, hindi po to, idol, na ano, na yung nanay niya ng 5,000 lang, buwan-buwan. Gusto ko rin po linawin kasi meron din po ako mga resibo. Sabihin na po natin, idol, na ano, na oo, ganun kalaki magbigay sa magulang niya. Kasi para sa akin po kasi meron din po kami pang-dalawa. Hindi po kasi ako walda sa pera, idol. Kumaga, ako po kasi, lagi ko po iniisip, future po naming dalawa, hindi lang po future ko. So, nagulat din po ako nung pong sinabi niya po na 5,000 lang daw po per month po yung pinapadala ko sa magulang niya, which is hindi po talaga totoo. Nagpapadala po ako sa nanay niya, binibigyan ko po yung kuya niya. Mga magkano, sir? Magkano, sir? Dadala niyo sa nanay niya at kapatid niya. Ano di depende po, idol, kunwari po, nakachamba po kami ngayon. Medyo malaki po yung kita, nasa 15,000 po. And then doon naman po sa kuya niya minsan nasa 3 to 5,000, depende rin po kasi yung po kasing kuya niya dito. And then yung pong bunso niya po ng kapatid, meron na po kasing anak. Parang tumutulong din po kami sa pag-alalay po dun sa bunso niya pong okay. Kapatid. Okay. Kay Miss Cafe, magkano po binibigyan niyo, sir? Buwan-buwan po. Dati po, yung pong wala pa po yung mga usapan pong Canada, binibigyan ko po talaga siya ng 20. Ang pinto po kayo, wala naman po siya kailang gastos dito sa bahay. Hindi naman po siya nabili ng pagkain. Yung 20 po, yung kanya. Pero po, hindi po ibig sabihin kaya lang 20 sa kanya, sa akin na po lahat. Kasi po, siya rin po yung nahawak ng passbook po kami. Eh. Kumbaga po, kaya po 20 yung binibigyan ko po sa kanya. Kasi hindi po kasi ako walang dapat pera eh. Kumbaga hindi po ako, pag may pera ka, ubusin mo lahat. Hindi po kasi ako ganun. Kaya okay. Lagi po sinasabi, siguro naman, yung 20, kasi yan sa isang buwan, para lang sa mga kailangan mong bilhin sa sarili mo. Miss Cafe, sabi mo, yung dollar account ninyo sa YT ay nakapangalan lang kay Christian. Eh, ma'am, dalawa kayo dito, in oro. Ibig sabihin, pwede ka mag-withdraw kung gustuin mo. Di ba po pupunta po kami Canada? Eh, kailangan po ng show money po. Okay. Dahil lang po doon, kaya kami nag-joint account. Lahat po ng passbook namin, nahawa ko po ngayon, pati yung mga lumang passbook, sa kanya lang po nakapangalan, sir. Ano i-transfer na? Yes po. Kaya ko pong ipakita yun, sir. Okay, anong banko po ito? BDO po. O, di ba kapag halimbawa joint kayo, itinasper niya sa pangalan na lang niya, kailangan may pahintulot sa inyo, may pirma? Opo, yung last po, dahil po pupunta nga po kami sa ng Canada nun po, para po may show money. Pero po, yung mga nakaraan po namin passbook, yung tatlo po, nakapangalan po sa kanya. Pag sinasabi ko po na bakit hindi tayong dalawa, sabi niya, andito lang naman ako eh, kasama naman tayo eh, ibig sabihin sa'yo na to, pero nakapangalan po sa kanya. Pero ba't ka pumayag, ma'am? Kasi nga po, sir, nauto nga po ako. Okay, sige. Sir Christian, ang gusto ni ma'am, maghatian na raw kayo, payag ka? Yun naman po sa sinabi niya po dyan, hindi rin po totoong nauto ko siya. Kasi una po sa lahat, sir, yung nag-uumpisa pa lang po kami mag-vlog, wala po siya mga valid ID nun. Kahit anong ID po, wala siya. So ang sabi ko po sa kanya, okay lang ba sa'yo na sa akin muna papangalan? Sabi niya, sige, okay lang, walang problema. Pero po, siya po yung hawak ng passbook namin, siya po yung nagtatago. Hindi rin po totoo na kaya po kami nag-joint account dahil po sa Canada. Kasi po, nung April pa po yata or March pa po kami naka-joint account, pero nag-apply po kami ng Canada nung June. So, hindi po dahil po sa Canada, kaya po kami nag-joint account. Kaya po kami nag-joint account kasi po ayokong isipin niya po na parang sa lahat ng bagay, ako lang po yung may control. May pag-asa pa ba na magkabalikan kayo ni Miss Cafe? Hindi ko naman po tinatanggi, hindi ko na po siya mahal. Oh. So, ibig sabihin, mahal mo pa rin siya? Po, agad gumawala yun ni Idol at nung taon okay, po. Music maestro! Hey, it's nice to meet you. Sorry if I seem a little bit strange. It's just that I've been waiting for this. Hey, would you mind it if we stayed and talked about the things we hate alike and the weather outside and maybe some... Christian, mahal mo pa pala din si Cafe. Cafe, ikaw, may pagmamahal ka pa rin ba kay Christian? Ubus na po eh. Sagad na po yun, sir. Pangatlong
Pangatlo na po siyang nanloko po sa akin. Kung ubos na sagat na, ibig sabihin, hatian na. Yun na lang po talaga po yung ano ko. Kasi syempre po, para po makapag-umpisa rin po ako, kasi gusto ko na rin po mahanap yung sarili ko po. At matulungan po yung pamilya ko po. So, Sir Christian, eh, gusto niya hatian na, magkano ba yung mahati mo sa kanya? Siguro sa akin po, ano, idol, 50-50 po. And then, lahat na lang po na naipundar namin, ibenta na lang po namin para wala na po kung magtatalunan. Tama, galing. Miss Cafe, 50-50.